What's up? Good morning sa inyong lahat mga bro. So gaya na sabi ko sa huli nating vlog, wala muna tayong fishing ngayon dahil medyo napagod tayo sa nakaraan na tournament na pinuntahan nga natin sa Valenzuela City sa Aling Nenes Pond. The Fishing Tandem Tournament ng channel ni Jen Robs TV at saka ni Chris ni Ryan YouTube channel, di ba? Kaya yun mga bro, medyo napagod talaga tayo at sabi ko wala muna tayong vlog. Pero meron tayong i-unbox ngayon. Ito, mapapansin nyo, meron tayo dito fishing reel, tapos accessories, at saka rod. Ayan. So, ano nga ba yan? So, bubuksan natin maya-maya. At sa video na to, may gusto rin akong pasalamatan ng mga vlogger, mga nakasama natin doon, mga komite, team natin sa Talim PH, pasalamatan natin yan. Dahil last vlog natin, doon nga sa tournament doon, ay medyo nalobat ang ating cellphone at nawala na tayo ng outro. At saka humaba na rin, medyo mahaba yung ating ano doon, yung ating vlog nung nakaraan. Yun nga, hindi tayo nakapag-shoutout doon at hindi rin tayo nakapagpasalamat sa mga ano, sa nagbigay nito. Ayan. Kaya sa video na to ay pasasalamatan natin yan mga bro. Yung mga bro, simulan na natin yung unbox. Mamaya na tayo magpasalamat at mag-shoutout sa mga nakasama natin doon. Ayan, game! Yung mga bro, ang una natin bubuksan ay ito na rin, tumaliit na accessories na to. So yan, ito ay bigay ni bro Lobin. Lobin Adventure, yan, huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang channel. So buksan natin, ano nga ba to mga bro? Ayan siya. Ayan, kita nyo ba? So buksan natin mga bro, pakita natin. Ayun. So mga bro, kung maaalala nyo, gumawa tayo nung nakaraan ng DIY na parang ring. Ring drum para sa karpa. So binigyan tayo ni bro Lobin, ayan, apat na piraso. Ayan. So ganito pala talaga yung design niya mga bro. Mali yung design natin. Ito siya. Ayan oh. So bali ang hook niya, limang piraso. Bali anim. Anim na hook. May swivel dito. Tapos dito natin siya papainan ng masa. Ayan. O kung ano man, lagyan natin na mabilis matunaw. Tapos dito raw sa mga dulong to, sa mga hook mga bro, ay hindi na raw yan nilalagyan ng nampain. So dito lang talaga. Tapos pang karpa siya. So yan. Subukan natin bukas. So dahil apat na piraso to, ayan, ay tigisa kami ni Tol. So siguro bukas na bukas, subukan natin to sa bahay buwaya. So tingnan natin kung makakahuli tayo kasi napanood ko nga dun sa ano, dun sa vlog ni Philip Robles na may isang Koreano na namingwit at sabi niya, yung ganitong design daw, 100% nakakahuli ng karpa basta 2 to 3 hours. Kang mag-aantay na nakalapat sa tubig. So, susubukan natin ito bukas sa bahay buwaya. So, yan. Samahan nyo kami bukas, ha. Maraming salamat, bro, Lobby. Ang una natin binuksan, yung pangkarpa na hook. Ayan. So, tabi na natin. Anong gusto nyo? Susunod dating buksan. Tan-tananant! So, si Tol nasa kwarto. Susunod daw siya naman ang bigyan nyo, ha, para ano, may unboxing din siya sa kanyang vlog. Susunod natin bubuksan ay ito muna. Ayan. Itong rod. So, ang rod na to, ayan mga bro, a Pioneer Uluwa Light Short Casting Series. Ayan. So, gagamitin natin itong pangkarpa bukas mga bro. So, yan. Buksan na natin. Tingnan natin kung anong klaseng rod to. So, medyo mahaba to mga bro. Parang kasing haba nung ano, nung aking relics na Nusantara na ginamit natin ng tournament. Nasa 862 siya eh. 862. Ayan, tama. 862 nga mga bro. So, yung relics natin, 862 din. So, buksan na natin. So, pasensya na kayo. May sipon tayo. Galing tayo sa laot. Ayun. Malakas yung hangin. Nagkasipon na naman tayo. So, buksan na natin mga bro. Ang rod. Oh! Wow na wow mga bro. Grabe naman yun. Napakaganda. Woo! Thank you, thank you. Sino nga ba nagbigay nito? Malalaman natin mamaya pagbukas natin. Ayan. Ayan, meron pa siya dito na ano, na tag. Ayan, Pioneer Uluwa Light Short Casting Series. Tapos mga bro, medyo ano siya ha, medyo matigas talaga, medium light. At talagang magagamit natin pang karpa dito. Ayan siya mga bro, Pioneer Uluwa Light. Ayan. Alright. Sukat natin mga bro kung gaano kahaba ah. Nasa 8 feet, mahigit. Grabe. Ganda nito pangkarpa talaga. Haba, mga bro. Ay, excited ako bukas na gamitin. May plastic pa siya, mga bro. Tanggalin na ba natin? So, mamaya na lang. So, yan.
Ay, salamat sa nagbigay, no? Magagamit talaga natin ito. Nagbigay nga sa atin ito, mga bro. Yung nakasama rin natin doon sa fishing tournament, doon sa fishing and tandem tournament sa Aling Nenes Pond, na si Kuya Dennis Torres. O, Kuya Dennis, maraming salamat po sa bigay niyo po sa akin na rod. At syempre, itong reel ay bigay din niya. Ayan. Ayan, bubuksan natin. So, yun, tago na natin, mga bro. Ayan na po. Napakaganda na reel. May gamit na naman tayo, may sandata na naman tayo sa karpa. O, pakamagasgasan. Yan, narito na tayo sa ating fishing reel. So, yan, kitang-kita nyo na. A Shimano FX2500 SG. Ayan. So, tingnan natin. Ayan, mga bro. Binuksan na. I-flex na yan. Alright. Wow naman yun. Wow. Napakaganda, mga bro. Ay, nako. Nakagamit din tayo ng Shimano ng bago. Ayan. Ayan, tunin natin. Pakita natin sa inyo sa laman ng box, mga bro. Meron siyang manual. May manual siya. Ayan, hindi na natin babasahin yan. Ayan, mga bro, hapitin na natin para makita natin yung ikot niya. No? Ay, mga bro, loaded na pala siya ng braided line. Ayan, no? So, iba-ibang kulay. Tapos, mga bro, kakaiba yung kanyang braided line. Sa tingin ko talaga, medyo hindi to pangkaraniwan na braided line. Kasi makinis na makinis. Hindi katulad ng mga ginagamit natin na braided line sa Shopee na nagwa 100 pesos, 80 pesos. Pero ito, mga bro, grabe. Napakakinis nung kanyang pagka-braided line. Ayan. Nakaiba-ibang kulay. Ayan. So, yan. Hapitin lang natin. At subukan natin siyang paikutin. Ayan. Uy! Mga bro. Grabe. Smooth na smooth. Ayan. Smooth na smooth. Yon. Ayan. Ito yung kanyang line capacity. Medyo maliit. Lagay ko na lang sa screen. Shimano FX2500 SG. Ayan. Ang ating fishing reel. Plano ko, mga bro, na paghiwalayin ito. What? So, dahil ito, gusto ko talaga itong ilagay sa ating relics. So, yung relics natin na na Monstero Jagero na 862 din, na ating pang shortcast at saka pansali natin sa tournament. Ito siya. Yung ginamit natin kahapon. Ito siya, mga bro. Plano ko itong Shimanong to ay dito siya ilagay. Kasi talagang siya, tawag dito, bagay na bagay siya na dito ilagay. Ayan, dito natin siya ilalagay. Tapos yung reel naman na ito, so bigay din sa atin ni Bro Lobby no mismong tournament, ilalagay naman natin dun sa ating Pioneer Uluwa Light. At ito gagamitin natin bukas pang karpa. Subukan kaagad natin, i-field test kaagad natin sa karpa, itong ating rod na to. Ayan, pagpapalitin natin. So, ito kasi, mga bro, na-relics natin. Gagamitin natin ito pa salt water tsaka sa mga tournament. Dahil kami, yung mga grupo namin doon, nung pumunta nga tayo sa Valenzuela, nagpaplano tayo na mag salt water. Nagpaplanuhan pa lang namin kung saan ba kami pupunta na salt water. At yung pa rin, yung mga team natin, hindi kami umalis sa group chat. So, sama-sama pa rin kami para sa mga susunod namin lakad o sa mga susunod na tournament ay mga magkakasama pa rin kami, no? Ito ay papartner natin dito. Tapos yung isang reel na bigay ni Bro Lobin, doon natin ilalagay sa Pioneer Uluwa. Ayan, ganun na magiging setup natin, mga bro. Ayan nga, mga bro. Ayan na, mga na-unbox natin ngayon. So muli, maraming salamat kay Bro Dennis Torres. So grabe, mga bro, no? Doon sa tournament, alas 12 pa lang, tumigil lang ako pamimingwit. Kahit hanggang 3 PM pa yung tapos ng tournament, talagang alas 12 pa lang, tumigil na kami. At nagbanding na kami ni Kuya Dennis, kwentuhan, inuman, lasing PH na naman ang inabot natin sa tournament. Napakabait na tao at talaga namang napaka-generous, lalong-lalo na sa mga maliliit na vlogger na katulad natin, no, na mahihilig mag-fishing. So, kitang-kita ko talaga yung suporta niya sa lahat ng mga vlogger na nagpunta doon at sa pa-tournament ni na Chris ni Ryan at saka ni Bro Jen Robs. Grabe yung suporta. Maraming salamat sa iyo, bro. At asahan mo na gagamitin ko ito at iingatan ko. Ayan. So, lagi mo makikita ito sa carp hunting natin. Ito ang gagamitin natin sa carp hunting simula ngayon. Ayan. Pero itong Shimano, din nga, gaya na sabi ko, din natin lalagay sa relics. Ito lang gagamitin natin pang karpa. Kasi sa tingin ko, mga bro, matibay talaga ito pang karpa. Kasi kung mapapansin nyo yung kanyang ring guide, ayan o, yung ring guide niya, mga bro, ang laki. So, tingin ko, pamamaw talaga ito eh. Ayan, pamamaw talaga siya.
Ayan. Ay, Bro Lovin, maraming salamat sa inyong lahat. At sa totoo lang, ay wala na po akong sarili kong gamit na ano na naipundar. Yung mga dati ko po na mga pamiwas na binili ko, ay naipamigay ko na rin. Naiparapol natin yung iba, sina Frankenstein, nasa Palawan na gagamit nung isa nating kasamang vlogger din. Siya yung nanalo sa ating raffle. At yung iba ko pa ng mga pamingwit, binigay ko na rin, mga bro. At ang mga naiipon na lang sa akin na mga pamingwit, ay mga ano, mga bigay na lang din at regalo sa atin ng ating mga kaibigan. Kaya syempre, hindi naman talaga ako mahilig mangoleksyon, mga bro, ng mga pamingwit. Naiipon lang siya dahil may nagbibigay sa atin. Kaya yung pamingwit natin dumadami, meron tayong pang casting, meron yung kay Ethan na pula, ating Megalodon na ultralight, tapos ito nga bago natin na ano, na Pioneer, tapos yung ating Nusantara, medyo dumadami yung ating ano, pamingwit. At yun, kaya sa mga magbibigay sa akin ng pamingwit, wag na lang muna, wag niyo na lang bigyan. So ang bigyan niyo na lang yung mga bata natin, ang mga mamimingwit dito na kailangan ng pamingwit. So ako okay na ako, masaya na ako sa aking mga pamingwit, no. Gamitin na lang muna natin ang gamitin hanggang sa masira. So ganyan ang gamit, gamitin niyo nang gamitin, huwag niyo i-stack, huwag kayong mag-koleksyon, di ba? So masarap mang-koleksyon, pero kung hindi naman natin gagamit yung mga gamit kasing ganito, mga bro, kung hindi rin naman natin gagamitin 'to, lumulutong yung mga ganito. Nawawala rin yung quality niya at ang tibay niya pag hindi ginagamit, hindi na i-stretch, no. Kaya ako, hangga't maaari, hindi ako nag-iipon ng pamingwit. Gusto ko, pag may nagbigay sa akin, gagamitin ko ng gagamitin hanggang sa sumagad at masira. Mag-grind ng mag-grind, di ba? Kasi yun talaga ang role ng, ano, ng isang gamit, ang gamitin at masira. Ayan. So yun, maraming salamat sa inyong lahat. At yun, magpapasalamat na ako, mga bro, sa lahat ng mga nakasama natin doon sa tournament dyan nga sa Valenzuela City. Aling Nenes Pand, lalong-lalo na sa aming team. Kay Bro Aris, driver natin. Sa lahat ng mga nakasama natin, sa team ni Bro Eseng, team ni Bro Lobin, tsaka team ni Bro Neil, maraming salamat sa inyo. Tsaka yung team natin dito sa Talim Island. Ayan. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa van. So, 14 tayo na pumunta doon. Wala mang nanalo sa atin, pero ang importante, nag-enjoy tayo at yung experience na makasama yung ibang anglers. Yun ang diwa ng ano ng pagiging anglers, yung may makikilala ka sa bawat pupuntahan nating spot, bagong kaibigan. So, napaka-priceless na nun, mga bro. At kung manalo ka man, eh syempre, mas lucky, di ba? Pero sa mga kasamahan naman natin, mga bro, may mga nanalo naman sa raffle. Katulad ng Tito Pulo, nanalo siya ng raffle na isang set ng pamingwip. Nanalo rin si Bro Edmar ng isang brand new na reel. At saka yung isa natin kasama, si Bro Carlo yata, yun na sa team ni Lobin, nanalo siya ng ano ba yun? Tol, ano nga ba yun? Abu Garcia. Ayun, Abu Garcia na ano, na pang-casting rod na panaluhan niya rin sa raffle. Kaya ano, kaya tuwan-tuwa din yung ating mga kasamahan ng ating team sa ating pagpunta doon, dahil kahit paano ay nanalo rin sila sa mga raffle. At yung iba kahit hindi nanalo, mga bro, enjoy pa rin. Sabi nga nila sa mga susunod na tournament ay makikijoin ulit tayo kahit saan tournament yan puntahan natin. Ah. Saya pala. Sayang sumama sa mga tournament. Dami mo nakikilala ng mga anglers. Sino pa ba ang susunod natin papasalamatan? So maraming salamat din syempre sa ano, sa komite. At sa nagbuo at nag-organize nung ano no, nung event ng Fishing and Tandem ng Chris ni Ryan at Jen Robs TV. Ayan, na kanilang channel. Suportahan nyo yung kanilang mga channel, mga bro, sa lahat ng mga komite, sa registration, lahat ng mga marshal, yung mga nagra-radio, two-way radio. Ayan, na tumatawag na talagang pag-alagala sila. Sobrang init, pabalik-balik, napakasipag. At syempre, kay Kuya Dennis Torres na ano, na major sponsor yata nila, isa rin sa ano, sa bumuo ng tournament na yon. Ang daming nag-entry, mga bro, nasa 600 plus. So sabi ko, ang dami, ang saya talaga. Kung nakapunta kayo, talaga mag-i-enjoy kayo. So yon, maraming salamat. Kanino pa ba ang papasalamatan natin, no? Baka umaba na naman tong vlog natin, umabot na 30 minutes, no? Sa mga NC Anglers na kagrupo natin. Ayan. Kami po nito ay isa sa member ng NC Anglers, kahit kami minsan ay salim po sa lang doon, dahil minsan nakakapunta lang kami sa mga banding nila pag dito sa banda sa Laguna Lake. Lalo-lalo na dyan sa Kalinawan, lagi ako sumasama sa kanilang mga banding. Kaya ako po isang member ng NC Anglers. At yung mga nakasama ko sa band ay ayun na rin.
sumama na rin sa NC Anglers. Kaya ayan, ang NC Anglers, palaki ng palaki. Ayan, kita nyo naman, ang dami mga vlogger dyan, di ko na iisa-isahin. Nakita nyo na sa mga vlog natin noong nakaraan. Ayan, supportahan nyo lahat ng mga fishing vlogger ng NC Anglers. Maraming maraming salamat sa NC Anglers, the best ang grupo natin. Talagang solid, no? Ang nawala lang sa ating team noon, ang hindi ko lang nakita sa NC Anglers ay si Bro John Roque at saka si John Abulencia. Hindi natin nakita. So, hindi sila nakapunta. May pasok ata si Bro John. Tapos si John Roque naman para may trabaho. Nagtatrabaho kasi sa Decathlon. At yon sa lahat ng mga pumunta doon, mga vlogger na mga nakilala ko rin, mga taga Bulacan, at yung may mga vlogger pa na hindi ko na-meet, pero nandun sila sa ano, sa lugar, kasi syempre sa dami nga ng tao, mga bro, hindi kami nagkita-kita, no? May mga nakita rin ako mga nagbablog pa at hindi ko nakaband din yung iba. So pasensya na po, sa mga susunod na lang siguro na tournament ay magkita-kita tayo. At abangan nyo, mga bro, dahil meron kaming niluluto, may sinasaing kami na isang tournament naman dito sa Talim Island. Pa-tournament naman yan ng Talim PH dahil marami raw susuporta at mag-i-sponsor din sa mga papremyo. So itutuloy po namin yung aming pa-tournament dahil ngayon ay nagsisimula na pong lumabas ang mga plapla dito sa Subay. Ang huhulihin po natin, target natin ay paligsahan sa panghuhuli ng tilapia. Ayan. Siyempre, sa pamimingwit. Ayan. So, abangan nyo po yan. Wala pa pong exact na date. So, pinag-uusapan pa namin ang mga Talim Anglers dito sa grupo namin. Kung ano ba yung magandang date. Makipag-ugnayan tayo muna sa barangay ng Subay. Yun, mag-a-update na lang ako, mga bro, sa ano, sa gaganapin nating tournament. So, siguro ngayong, ano, ngayong April. Ayan. So, nasa ano yan? Nasa buwan ng April. Kasi yun yung kagandahan talaga na mamingwit doon sa may barangay Subay. No? So, sana ay supportahan nyo yun. Wala pa man date. Sana supportahan nyo, mga bro. So, yun. That's it for today's video, mga bro. Hindi na natin to papahabain. Maraming salamat sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mga bro, huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para syempre nga, lagi ka nang updated sa bago nating uploads. At nga pala, habol, ayan, nakasuot sa akin yung sombre. Nakalimutan ko pa, salamat si Ate Chris, ayun, binigyan tayo ng ano, na sombrero nila, no? So gamitin natin pag fishing natin, siguro sa Amyanan subukan natin mag-fishing sa susunod. Bukas, ayan, mag-fishing tayo. Gamitin natin sombrero, maganda, eh, malaking ganito, hindi ka masyado mabibilad. Ayan, fishing and tandem tournament, ayan. Ayun, hanggang dito na lang, mga bro. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe nga. Gaya na sabi ko, magkita-kita tayo sa mga susunod pa nating fishing adventure. Maraming salamat sa inyong lahat, mga bro. Mag-ingat ang lahat. Happy fishing at bye-bye!